Yan. Kaya tayo grass juice dahil po sa ito na po yung resulta. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong subscribers at ka-rails. Tayo po ay nandito sa ating munting halamanan sa rooftop, at sa aking likod ay makikita po ninyo yung malago ko na tanim na lemongrass o yung tanglad. At mamimitas po tayo ngayon ng iba pa mga gulay matapos po o makalipas ang isang linggo matapos natin na sila ay ipron o puputulan ng mga sanga para lalong yumabong. At ipakita ko po sa inyo kung ano ang benepisyo pag regular po na nagpo-pruning po tayo sa ating mga pananim, lalo na't ito ay patungkol sa gulay na mga dahon. Ito po ang ating makikita. Ito na po yung resulta. Kung nung bago pa natin i-prune ito ay malago at maraming pwede nating kunan ng talbos, makalipas ng isang linggo, mas lalong dumami po, yumabong pa yung pwede nating pagkukunan ng gulay. Yan po ang advantage ng tinatawag po nating pruning. Papakita ko sa inyo ha. Ayan. Yan po yung naputulan natin ng sanga. Ayan. Ito po yon. Ayan. Oh. So mula doon sa naputulan ng sanga, mayroong tatlong umusbong. Ito, tatlo din ang umusbong. Ito, tatlo din. Ito, tatlo. So mostly, tatlo ang panibagong usbong na mga sanga o yung kanyang vine para sa panibagong gulay. Ayan, ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima naman yung naging resulta nito. Nakapalit doon sa isa na inalis natin sa kanya. Yun po yung advantage ng pruning. Sa buhay ng tao, ganun din. Pag inaalis sa atin ang isang bagay, yan po ay mapapalitan ng higit na marami at higit na mabuti. Kaya huwag po tayong iimot-imot, no? Huwag po tayong magdaramdam kung isang bagay na atin pong tinitreasure ay mawawala sa atin, sapagkat marahil yan ay nawala sapagkat baka hindi na makakatulong sa atin. Piniprevent lang yung mas malaking negatibong epekto kung yan ay manatili sa atin. Kaya sa anumang bagay o tagumpay na medyo nawawala ay nanghuhulugan ito na may kapalit na higit na mabuti. So ito po yung ipopro natin mamaya. At dito sa kabila, ganun din. Ayan o. Oh. Yan. May kasamang saluyot. Ito din yung ano, mga ganun din dito sa taas. Ayan, may saluyot. Yung saluyot na ito, actually, hindi naman natin ito tinanim, pero namumunga. Ito na po yung bunga niya. Oh. Ayan. Yan po yung bunga niya. Ito. Ayan. Bunga po yan. So marami pong buto niyan. So marami na tayo na buto pero hindi muna natin ipinupunla kasi masyadong mainit pa ng panahon. At yung tanglad naman natin dito ay malago na po yung ating tanglad. So mangunguha tayo ngayon ng tanglad at gagawin po nating lemon grass juice dahil po sa mainit ang panahon. Ayan. Yan po yung ating mga tanglad. So mostly ito po yung ano, hindi na natin itinanim na mga gulay. Ayan, may saluyot na tumubo. At yung maraming nga dito ay yung hindi gumagapang na kalugbati. At ito, may tumubong saluyot. Ayan. O, medyo malago siya. Sa ilalim yung mga maliliit pa na hindi gumagapang na gulay. Ito naman, yung sa ating maliit na planggana na pinagtataniman po natin ng kamote. So marami-rami din naman tayong makukuha ngayon na kamote tops o yung talbos. Ayan, tamang-tama lang kasi nag-ihaw tayo ng isda at ito naman ang panghalo natin para mayroon tayong ulam sa panghalian. Ayan, kunting diskarte lang. Ayan, may kunti tayong malunggay. Eh, naubos na ang dahon ng malunggay at ating kinukuha nung nakaraan. At ito, mayroon pang isa. Ayan, lumago na siya uli. Ayan.
yung ating suha, eh kailan pa kaya ito mamumunga? Ayan, nasa maliit na paso lang. Ayan. So yan po mga ka-reels at mga ka-YouTube, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mixing video na ito. Yung gabi na ito, pwede na natin kurin to para isama sa paggugulay. Ayan. So sige, at ako'y magtatalbos muna para naman may pang-ulam tayo. At yung ating tinanim namang na aloe vera, bay, lumago siya, nagugustuhan niya. May kasama siyang lumalago na alugbati din. Ayan. Okay, bye-bye. Yung hindi po natin na tinatanim at pinapatay na nga natin to, kaya ayan namang mamatay. Ito po yung mga ano, tawag nito, halamang gamot ito eh. Yan o. So medyo payati na kasi hindi na nga natin ito tinutubigan, pero ayaw namang mamatay. Ayaw sumuko eh. Yan o. Ayaw niya sumuko. Kaya paminsan-minsan, nadidiligan natin. Okay, maraming salamat. Magtatalbos na ako. Tatalbosan na natin o ipafron na po natin itong alugbatin hindi gumagapang. Pasensyahan nyo na, medyo may problema na yung ating front camera. Hindi nag, parang ano siya, cloudy na siya. Pero ang malinaw dito na yung gulay na aking pinipitas, ito po ay organiko. Hindi po tayo naglalagay ng pataba dito na synthetic o yung chemical fertilizer. Sa halip, ang inilagay po natin dito ay yung compost materials. At ito naman ay lalo ng higit na kailangan after pruning para mabilis po yung pag-usbong ng mga panibagong sanga. Ito naman, kamuti. So, yung talbos naman ang kamuti. So, ganun din ang proseso. After po ng pruning o pananalbos, ay kailangan nating maglagay ng panibagong lupa na compost para mabilis ang paglago muli o pagsulpot ng mga bagong talbos buhat doon sa kanyang baging. Unboxing daw, tawag nito. Hindi, alisin na natin yung ating harvest galing doon sa munting organic garden po natin doon sa rooftop. So ito po yung mga tanglad na lalagain po natin at gagawin po natin lemongrass juice. At yung iba naman ito ay halo po natin bilang pampalasa doon sa ating lulutuin na isda. Ito na po yung ating harvest na talbos ng kamote, talbos ng alugbati na hindi gumagapang, at ganun din yung talbos ng naglalaway na gulay daw. Ayan, paborito ko yan, saluyot. Ayan, so ito po yung ating mga harvest kanina at ihalo po natin ito sa inihaw na isda. Nag-ihaw po tayo ng bangos. At sa mga hindi pa nakakaalam, pwede po kayo mag-ihaw ng bangos ng walang uling o baga. Isa lang nyo lang sa inyong kawali. Yung kawali, bubudburan nyo muna ng asin para hindi gaanong dumidikit yung ihawin yung isda. Then pwede nyo takpan, pwede rin hindi. Pag tinatakpan, laging choice eh, kasi mabalis, madali po siyang maluto. Ayan, ang dami kong talbos ng ano, yung alugbatin hindi gumagapang. Ayan. Ilang araw kaya namin itong ulamin, mga tatlong lutuan siguro ito. Sa inihaw na. Ayan. Kaya tayo mag-asikaso na para makapagtanghalian ng halo po natin gulay galing sa ating organic rooftop gardening. Ayan.